Mga Katulong sa Bahay. Ito'y isang nobela mula sa bayan ng Vietnam. Kabanata 6, Ang Liwanag ng Kalunsuran. Ang araling ito ay nakaangkla sa DepEd EMELC o tinatawag na Most Essential Learning Competency sa Filipino 9, na ang mga layunin ay, una, nasusuri ang mga tiyak na bahagi ng akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan, at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. Pangalawa, nasusuri ang tunggaliang tao versus sarili sa binasang nobela. Pangatlo, nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda. Pang-apat, nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang pamantayan. Pang-lima, naisusulat ang isang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao versus sarili. At ang panghuli, nagagamit ang mga pahayag sa pagbibigay opinyon. At bago natin puntahan ang ating aralin, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel na Signator ng Filipino para sa karagdagang kaalaman. At ngayon ay ating alamin ang isang bahagi ng nobela na ang pamagat ay Mga Katulong sa Bahay. Alamin natin kung ano ang nangyari sa Kabanata 6, Ang Liwanag ng Kalunsuran. Ito isang nobela mula sa bayan ng Vietnam. Isinulat ni Vo Truong Phong. Salin sa Filipino ni Florentino A. Iñiego. Nang sumunod na gabi, bumalik ako sa bahay kainan. Sa oras na ito, sa halip na sabing umakyat ako sa kwarto sa itaas na dati kong tinutulugan, binulyawan nila ako. Ako raw ay sambugaw. At ang matandang babaeng nagdala ng mga katulong ay di na nagbalik upang bayaran ang aking upa sa pagtulog. Ngunit maswerte pang araw ako, ngayon pinayagang muling matulog dito sa tinatawag nilang lagusan. At pabalikin nila ang matandang babae upang magbayad ng upa. Hindi na ako nakipagtalo sa kanila. Tumuloy lang akong parang walang narinig. Nakatungo ang ulo at mabilis na dumaan sa kusina at humantong sa patio na tinatawag nilang lagusan. Buti na lang, hindi ako nag-iisa. Higit sa 10 taong naroon, nakahiga at nakaupo sa banig na nakalatag sa malalapad na tabla habang natatanglawan ang liwanag ng buwan. Tila tambakan ng tabla ng mga kahoy ang patio ng bahay kainang ito. Walang maaninag na kariktan sa lugar na ito. Makikita sa paligid ang marumi, mataas, manipis na dingding at bubungang nanlilimahid ng kaitiman. Sa kanang bahagi ay naroon ang kulungan ng manok. Sa harap ay ang baradong kanal at ang alingasaw ng di umaagos nitong pusali. Sa kaliwa ay isang kubetang bukas para sa publiko. Nalungkot ako sa liwanag ng buwan. Nang tumabi ako sa mga taong naroon, nakita ko ang tatlong batang nakasama kong matulog sa kwarto sa itaas, dalawang gabi ang nakalipas. Di man lang nabanaag ang kalungkutan o pag-alala sa musmus nilang mga mukha. Samantala, napakamiserable ng hitsura ng iba. Sa damit pa lang nila'y sapat nang masaksihan ang paghihirap na kanilang dinaranas sa tanang buhay. May isang kalbong napakaputla na mukha. Ngunit dahil sa kabataan, tila normal siyang pagmasdan. At tingin ko'y kalalabas lang niya sa ospital o bilangguan. Nakaupo siyang dinidilaan ng isang pirasong papel na nababahiran ng itim na sangkap. Noong unay, di ko alam ang kanyang ginagawa. Yun pala, hinhimod niya ang tira-tirang upyo. Ang isa na may napakahabang liig at may nakatapal na 3 hanggang 4 na gamot na plaster dito. Nakaupo siya at nakatingala, tulad ng isang astrologo na nagmamasid sa mga bituin. Ang ikatlong bata ay maingay na nagkakamot at habang umuupo siya'y umuubo at dumudura. May isang matandang babae na maayos ang kasuutan ngunit walang kibot buhaghag ang pamumukha. Nakaupo siyang hawak ang isang pamaypay na yari sa hiyas na kawayan na ipinapaypay sa mukha ng iba pa na tila kanyang mga anak. Ang 6 pang iba na nakasuot ng gusgusing damit na magsasaka ay mahimbing na natutulog.
Di man lang ako pansinin ng sinuman sa kanila nang mahiga ako sa banig. Sigurado akong wala silang kapera-pera, kaya nga't dito sila nakatulog gayon din. Tulad ng kanilang bulsa, wala rin laman ang kanilang tiyan. Samantala, ninanais nilang tumigil dito. Hindi dahil sa mabait ang may-ari ng bahay, kundi dahil pwede silang makalabas upang mamalimos at makabalik upang bumili ng pagkain inihanda ng may-ari. At kung mayroon man silang nakulimbat, tiyak nakahanda ring bilhin ito ng may-ari. Hindi dahil sa nais ng may-ari na biglang gawing bahay ng kawang gawa ang kanyang tahanan. Sa kanilang hitsura ng pananamit, ang 13 ito ay hindi taga-syudad. Galing sila sa probinsya dahil wala silang mahanap na trabaho roon upang makakain ng 2 beses sa isang araw. Sinisilaw at sinusuhulan siya ng syudad. Nang umalis siya sa probinsya, hindi nila alam na ito ang kanilang kahihinatnan. Tiwalang makakakita ng trabahong maipagmamalaki nila. Ibinilad ang kanilang mga sarili sa araw at sinuong ang ulan habang namamalimos ng pera o isang takal ng bigas bago makarating sa Hanoi. Mahal kong mambabasa, isipin mo lang ang Hanoi, kalye bawat kalye. Isipin mo ang isang pagod na magsasakang naliligaw sa pasikot-sikot na syudad. Bawat kalye may bahay, daanan at iskinitang tila pare-pareho at walang katapusan. Isang magsasaka ang lakad ng lakad, napapagod at tumitigil. Nagugutom siya ngunit walang makain. Dahil wala siyang pera, nais niyang magpahinga ngunit walang matuluyan. Dahil wala siyang pambayad. Pagod man siya, kailangan niyang sumulong. Magdahan-dahan man, hindi na siya makausad. At sa malas, di siya pinahintulutang tumigil sa syudad. At kailangan siyang maglakad, pasok ng pasok sa bawat kalye. Minsay paikot-ikot nang hindi alam kung saan pupunta. Pagdating sa intersection, nakakita siya ng kulumpo ng mga tao. Sa tingin niya ay taga-probinsya mga ito. Tumigil siya. Isang mukhang matalinong matandang babae na may gintong hikaw at tila mayaman ang dating, ang kumakaway hudyat upang tumigil ang magsasaka. Malakas ang kanyang boses. Hoy, saan ka pupunta? Pagod na pagod ka? Gusto mo ba ng trabaho? Halika, dali! Natuwa magsasaka dahil nakasalubong siya ng isang taga-syudad na handang makipag-usap. Ngunit para saan? Naawang binanggit ng babae na tutulungan siyang makahanap ng trabaho. Kaya sa loob ng ilang araw, mayroon siyang makakain habang tumitigil sa pinto ng isang bahay kainan o sa tabi ng isang sinihan. Kung tutuusin, ganito ang istorya ng lahat ng mga magsasaka. Ilang intersection mayroon ng syudad? Ilang trabaho ang nakalaan para sa sawing nila lang na nagnanais pumasok sa kalakal ng mga kasambahay? Ilan ang bilang ng ganitong trahedyang nagaganap bawat araw sa syudad? Ang 13 nilalang na ito ay katulad ng mga gamugamong na silaw sa liwanag ng kalunsuran. Pinatuloy sila sa tiwalang may-ari ng bahay kainan sa isang sulok ng kanyang tirahan. Sa araw, naroon sila't nakahambalang sa kalsada. Habang naghihintay ng trabaho, unti-unti nilang ginagastos ang kanilang naitatabing pera. Kapag walang natira at wala pa ring trabaho at walang madelihensya, kinakailangan na nilang itaya ang kanilang buhay. Ang mga babae ay nasasadlak sa pagbebenta ng laman at ang lalaki nakagagawa ng krimen. At ngayon, bago pa lumala ang kalagayan, sila'y nakahimlay at tahimik na naghihintay sa unos na darating. Ang wakas ng Kabanata 6. At ngayon ay puntahan natin ang mga gawain. Ang mga gawain ito ay matatagpuan din sa inyong mga module. Unang gawain, ang panuto. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa sagutang papel ang sagot. Unang katanungan. Alin sa mga tauhan ang naibigan mo? Bakit? Pangalawa, mayroon pa bang panluloko na nangyayari sa kasalukuyan
tulad ng nabasang akda, patunayan. Pangatlo, kung ikaw ang may-ari ng paupahan, ano ang gagawin mo sa mga taong hindi nakababayad ng upa? Pang-apat, ano-anong kaisipan ang inyong napulot sa akda? At panghuli, bakit mahalagang pag-aralan ang nobela? Ngayon naman ay puntahan natin ang gawin natin, ang panuto, magtala ng dalawang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao laban sa sarili sa talahanayan at magbigay ng sariling pagsusuri sa bawat pangyayari. Gayahin ang format at isulat ang sagot sa sagutang papel. At narito ang format na inyong gagawin. Ang pangyayari na nagpapakita ng tunggaliang tao laban sa sarili at ang sariling pagsusuri. Ngayon naman ay puntahan natin ang sanayin natin titik A, ang panuto. Bigyan ng sariling interpretasyon ang sumusunod na pahiwatig mula sa nobelang nabasa. Isulat mo sa sagutang papel ang sagot. Unang bilang, walang maaninag na kariktan ang lugar na ito. Pangalawa, sinisilaw at sinusuhulan sila ng syudad. At pangatlo, nalungkot ako sa liwanag ng buwan. Ngayon naman ay puntahan natin ang sanayin natin titik B, ang panuto. Maglahad ng tatlong sitwasyon mula sa nobelang nabasa na nagpapakita ng tao laban sa sarili. Isulat mo sa sagutang papel ang sagot. At gayahin ang format na makikita sa slide. Ngayon naman ay puntahan natin ang suriin natin, ang panuto. Maglahad ng isang sitwasyon na nagpapakita ng tunggalian laban sa sarili mula sa sariling karanasan. Isulat mo sa sagutang papel ang sagot. Uulitin ko, maglahad ng isang sitwasyon na nagpapakita ng tunggalian laban sa sarili mula sa sariling karanasan. Isulat mo sa sagutang papel ang sagot. At ngayon ay puntahan natin ang payabungin natin, ang panuto. Tukuyin ang mga bahagi ng akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan. Isulat mo sa sagutang papel ang sagot gamit ang grapikong presentasyon. At narito ang grapikong presentasyon. Gayahin lamang ang format na nakikita nyo ngayon sa slide. At ang kasunod, panghuling gawain ang pagnilayan natin, ang panuto. Manood at magsaliksik ng isang nobela sa teleseryeng Asyano na may kaugnayan sa akdang nabasa. Pagkatapos, magbigay ng refleksyon hinggil sa napanood o nabasa. Sundin ang pamantayan na makikita sa kasunod na slide. Isulat ang sagot sa sagutang papel. At narito ang mga pamantayan. At dito nagwawakas ang ating aralin sa Filipino 9 na nobela mula sa bayan ng Vietnam. Huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel na Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.